iyong. Ito mga tips na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon. Okay. Okay. Pag-uusapan. Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, tayo ay mag-i-install ng TPMS o yung Tire Pressure Monitoring System. So kung hindi nyo pa alam kung ano yung TPMS, yan yung gadget na nagmumonitor ng tire pressure ng mga gulong ninyo. Kaya kung ang inyong sasakyan ay luma na, walang TPMS, itong mga gadget na ito ang makakatulong sa inyo para mamonitor ninyo ang tire pressure ng inyong gulong. Napaka-importante na ito guys kasi kapag tumatakbo kayo o bago kayo mag-bumiyahe, pwede nyong malaman yung tire pressure ng gulong ninyo. Kung flat na ba, kailangan na bang magdagdag ng hangin, o iba pa. Siyempre, napaka-delikado kapag nagda-drive tayo na malambot ang gulong. Kailangan na nasa tamang pressure ang ating mga gulong. So, kailangan talaga natin ng tire pressure monitoring system. Sa mga modernong mga sasakyan, naka-built-in na ang tire pressure monitoring system. Sadly, sa aking Montero ay walang TPMS siya. Pero yung ibang model ng Montero, maski yung mga naunang model dito sa 2014 na Montero Sport, eh merong TPMS. Ewan ko lang ba bakit di nila nilagyan dito sa 2014 na GLSV. Anyway, so meron naman mga aftermarket na nabibili tulad nito, nabili ko to sa online. So kung interesado kayo, maglalagay ako ng link sa ating cards, ganun din sa ating description. So buksan natin, tingnan natin kung anong laman nito. So ito yung instruction niya. Solar siya, no? Solar TPMS. So, pwede siya mag charge via solar or USB. So, ito yung wrench niya. Kasi ito yung double-sided tape. At ito yung mga washer niya. Ito ay non-sticky na nilalagay sa dashboard. Kung gusto nyo na nakapatong lang sa dashboard, pwede itong gamitin ninyo. So ito yung kanyang USB na connector wire. So kung nakadikit na sa inyong windshield ang TPMS, it's either naka solar charging siya or dito through cable siya. Okay, so ito yung ating pinaka gadget. Ayan. So, itong nabili kong ito ay sa China galing ito. So, medyo mura lang naman ito, hindi man to kamahalan, kaya hindi nyo ma-expect na good quality yung material niya, plastic lang siya. No? So, mamaya i-on natin ito, ano. Okay? Meron siyang kasamang extra battery. Tapos ito siya guys, no? Ito yung mga sensor na nilalagay sa inyong stem valve ng mga gulong ninyo. Sa pito, no? RR, ibig sabihin yan, rear right. RL, rear left. Ito namang FL, front left. At FR, front right. Yan, so nilalagay yan sa ating mga valve stem ng ating gulong, ano. Yan yung pinaka-sensor niya. So, ikabit na natin ito, itong mga sensor na ito sa valve stem ng ating gulong. Na kuhanan ko naman na ng pressure gamit ito, itong tire pressure gauge na ito, yung lahat ng gulong natin sa Montero. So sa harap ginawa akong 34, sa likod naman 36, no? So tingnan natin kung gaano ka-accurate ang tire pressure monitoring system na ito. Kahit na siguro hindi naman masyadong accurate, wag lang sobrang sablay, basta meron tayong idea kung may hangin pa yung ating gulong, sapat na yun, no? Sapat na para sa akin yun. Para safe lagi ang ating journey, ano? So, for the meantime, charge muna natin ito. Itong ating TPMS gadget, no?
haya pumasok. Ayan, masyado siyang makaros, no? So meron akong ano dito, meron akong power bank. Ayan, so charging naman siya. So wala siyang indicator kung nagcha-charge siya. Nandito lang may pula. Okay, so kabit muna natin yung itong mga sensors, kabit muna natin. Tapos mamaya check natin dito. Okay? So ang pagkabit niyan, guys, gagamitan niyo ng itong wrench. Ito, gagamitan niyo ng wrench. Tapos yung washer, no? Pakita ko sa inyo, ha. So front left ito, guys, no? So front left ito 'yan. Okay? So buksan natin. Lagay muna natin 'tong washer niya. Sisingaw siya ng konti. Higpitan lang natin. Ayan. Kabit natin yung iba pa. Ito naman ay rear left, no? Rear left. Pasensya na kung madilim. Okay. Ito naman ay front right. Natin. Okay, guys, so nakabit na natin yung mga sensors sa ating apat na gulong. So huwag nyong itatapon itong wrench na ito. So laging nasa sasakyan nyo lang ito para mabuksan ninyo yung mga sensor na yon. Though kaya naman pihitin ng kamay, pero mas maganda na merong wrench, okay? Tsaka itong manual niya medyo mahirap intindihin, ano? Pero nakuha ko naman siya. Ginawa ko ng PSI siya. Kasi yung unang yung default setup niya ay bar. Hindi siya PSI, pero na-convert ko naman na. So PSI nang lalabas dito. So pakita ko lang sa inyo. So tatlong button niya. Yung left, right button, tapos yung M, which is menu. So para pabuksan ito, kailangan nyo lang i-press ito ng 3 seconds. Yun. Diba? Ganda niya, no? Maganda siya. Maganda yung display niya. Yan, so nag-gather pa lang siya ng data. Left rear niya, tama, 36. Yung front right, 35. Pero basa sa base ko, basa ko dito is 34. Kasi hindi naman to digital, no? Analog ito, eh. Pero dito sa front left ay 38. So sumobra siya, no? So babawasan ko na lang mamaya yun. Tapos dito naman sa right rear niya ay 38, no? Sumobra din ng 2 PSI. So yun. So nakita natin na nakuha naman niya, no, na detect niya yung mga sensors. Ayan. So tanggalin natin itong plastic na to.
Yan. Maganda siya. Maganda yung display niya, guys. No. So, babawasan ko yun, guys, yung front left. Tingnan natin kung anong mangyayari dito, no? Itong front left. Tsaka itong rear niya, no? Tumunog siya, guys, ano? Kasi tinanggal ko siya. So, tumunog siya. Ibig sabihin, flat na yung inyong gulong. Kaya siya tumunog. Ang ganda, di ba? Solid kulit. Pero, bawasan ko ng hangin. Yan, 35, no? So, bawasan ko rin itong rear right niya. So, ito guys, no? So, nakita nyo, pantay-pantay na ng tire pressure ang ating mga gulong. So, dinagdagan ko na lang ng hangin itong rear right natin. I mean, rear left natin. Yan. So, para magpantay. Medyo mataas sa standard dyan. Dapat yan 36 o 35 lang. Pero, okay na yan kasi hindi rin naman ako sure kung accurate yung reading nito. Ang mahalaga sa akin na meron siyang nababasa na tire pressure na mamonitor natin, ano, para safe yung ating journey. Okay? So, ito, pwedeng isalpak sa windshield, sa dashboard ninyo. Depende sa preference ninyo, no, sa loob ng sasakyan. So, ito yung solar niya sa likod. Yan. So, tanggalin din natin itong plastic na ito. Yeah. So babalitaan ko kayo guys kung gumagana itong solar niya, no? Ilagay natin ito. Itong double-sided tape. Okay guys, so wisikan natin ng tubig, tingnan natin kung may leak, no? Pagka bumubula, ibig sabihin may leak. Hikipitan nyo pa pagka ganun, okay? Ayan, so wala naman siyang leak. Ngayon sa kabila. Okay guys, dito ko balak ilagay ito. Ayan, so kitang kita naman yan ng araw. Dati kasi may sticker dyan, yung DNR. Tinanggal ko yun. So dyan ko ilalagay. So in-expect ko na magcha-charge siya via solar, no? Kasi walang aabot na cable papunta dito sa cigarette lighter natin, dito sa charging port natin, ano? Hindi siya aabot. So sana gumana yung solar niya kasi may mga review nito na hindi raw gumagana yung solar. So babalitan ko kayo guys kung effective ba o defective yung solar na charging nito, no? So dito natin lalagay siya. Ayan, perfect. Ayan. So, kapag i-open nyo yung car, no, naka-off yan. I-off natin yan dito. Tapos, pagka babiyahe kayo, i-on nyo siya. Okay? Kasi hindi naman siya direkta nakakabit sa inyong power source. Katulad ng cigarette lighter. So, meron siyang sariling power source, meron siyang baterya, meron siyang solar charging capacity. So, kapag magda-drive kayo, kailangan nyo siyang i-on manually. Okay? So, yan, meron na tayong tire pressure monitor system. So, kung gusto nyo yan guys, no, maglalagay ako ng link sa aking description. Okay? So, napaka-importante guys na meron kayong TPMS sa inyong sasakyan para habang nagda-drive kayo, malayo kayo sa disgrasya kasi alam niyo na okay yung mga status ng gulong ninyo. Okay? So kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo guys. Ano? Maraming salamat. Sa ulitin.